Guys, so my name is Police ako kung first time ka sa channel na to, no? Pag-uusapan natin ngayon yung pagpapakulong ng isang theft or isang shoplifter, yung cycle, yung paikot-ikot mula paghuli hanggang sa may inquest, hanggang sa siguro makabail sila at magbalik sila sa trabaho nila. Iyan po ang dahilan para sa mga nasa retail, sa mga sabi na magpakulong, matututunan niyo po dito kung paano ang cycle, kung bakit nag-i-exist sila sa mundong ito na kahit 10 years na to, 20 years na silang nagnanakaw, ay tuloy pa rin ang trabaho nila. Siyempre, tuloy din ang trabaho natin. Okay, so sa may picture dyan, sa mga nasa trabaho na nasa retail, so tingnan nyo yung picture. Tingnan, kasi pag na gala yan, kapag na mayroon pagkakataon, December ngayon, maaaring pasukin kayo nito. At siyempre, makapuntos kayo, kaya maitaboy nyo para iwas abala. Okay? So, ipa-plus ko dito yung picture para matandaan nyo. At nandito lang yan sa pwedeng, ano ito, no? Pwedeng Metro Manila, Gumala, pwedeng Laguna, or pwedeng sa Cavite. Okay? So, yun, nasampulan natin itong isa na naman. So, kasi medyo recidivist na ito, paulit-ulit na. Kaya, sinampulan natin. Sinampulan natin. So, ito nga. Una, siyempre, nakita natin, na-identified natin na siya talaga ay professional na shoplifters. Kasi guys, naka-disguise pa siya. So, yung actuation niya, yung galawan talagang pa hindi legit na mamimili. Kaya, in short, in the end, hinuli natin. Hinuli siya. Hinuli natin siya. Okay? So, once na nahuli na, eto, immediately turn over natin sa nearest police station or sa nearest authority para pag turn over, siyempre, i-inventaryohin natin yung kinuha niya para mas pagdating sa presinto ay medyo iwas abala na. Meron na silang reference, inventaryo ng items na kinuha nila. So, nang nahuli, to siyempre, turn over to the police station for filing charge na theft or shoplifting. So, sa revised penal code po kasi wala namang kasong shoplifting. Ang tawag dyan ay theft o pagnanakaw. So, in regardless sa amount, no? Yun. Pagkatapos yan, mapailangan ng charge ng, siyempre, yung arresting officers at yung representative or yung complainant ay pipirma doon sa tinatawag na information sheet data ng police. So, nang gagawin po yan ng investigador. So, doon po yan sa presinto ginawa or ginagawa. Okay? After magawa yon, nang may eco, so may charge na siya, so kompleto na yung dokumento kung mayroon SPA, and kung representative ka, kailangan naka-SPA, and secretariat certificate, yung dalawang yon. At pagkatapos, siyempre may complaint. So, that time na turn over natin siya ay gabi ng Sabado, yun, ang gusto kong magpakulong, Sabado, kasi hahaba sa kulungan yung pagkakulong niya. Sabadong gabi, Linggong gabi, Lunes ng gabi. Kasi kapag hindi pa na-inquest siya ng Lunes ng umaga, so hapon siya na-inquest, so matutulog again sila ng isang gabi, Lunes ng gabi sa kulungan. So makakapag-bail man siya ay Tuesday, tatlong araw siya natulog sa kulungan. O, diba? So, kulong. Tatlong gabi. Sabado, Linggong gabi, and Lunes ng gabi. Kasi na-inquest siya
Nakulong na ha, kasi na-inquish siya ay Lunes na hapon na. So wala nang pagkakataon na makapag-file ng bail. Kasi alas 4 na, sarado na yung court. So tutulog uli siya doon sa kulungan. So kung pinalad siya at mayroon siyang coordination sa kanyang team, sa kanyang pangkat, of course, magbibil siya kinabukasan. And regardless sa amount, no, ang nagbibigay po ng amount ng bail ay ang fiscal, yung inquest officers o fiscal doon. So ngayon, kung nakikita ni fiscal na medyo recidivist yung tao, ay tinataasan nila yung bail para naman kumita sila. So sino sa senaryong to, sa cycle, huli, kulo, filing a case, kulong, inquest. Tapos ang kasunod niya, bail. O, do you think, sino ba ang yamado dito? Sino ba ang kumikita? Sa lahat ng abala natin, sino ba ang kumikita dito? Dapat maintindihan nyo to. Ang bail po ay temporaryong talayaan. Iba po ang laro sa professional shoplifter, iba po yung laro doon sa ordinary na magnanakaw na. Kasi ang mga shoplifter ay talagang magbibil yan. Wala kasi yung identity. Yung sinusulat nilang alias lamang yan, hindi nila tunay na pangalan yan. Kaya kapag nakulong sila, na-inquest, so kinabukasan, magbibail yan. O ang bail niya, regardless doon sa amount, ang nag-determine yan, ang nagbibigay niyan ay yung MPC or court, diba, yung fiscal. Kung nakikita ni fiscal na professional yan, medyo tinataasan din nila ang bail para kumita sila. So, yung bail doon yun mapupunta sa court. So, ngayon, nasaan yung pera na binayad? Nandoon sa court. So, kasi pag nag-bail yung kinabukasan, mag-gagawa naman ang court ng release order doon sa police. So, si police naman, kasi may nakabail yan, i-release na yan. So, yun. Ngayon, sino ang kumita? Yung court. So, pag nag-turnover tayo, nakakatulong tayo sa gobyerno. Lalong-lalo na sa mga professional. Nakakatulong tayo kasi yung bail na yon, ang kapalit ng kapirasong resibo, kapirat order na i-release para magtrabaho uli sila. Back to work, back to pagnanakaw uli sila. Okay? So, in total amount, magkano ba ang ginastos ko? So, sa amin kasi dito, so hindi lahat ng presinto ay nagre-require ng medical bago i-detain yung tao o bago i-turn over o bago filing na case. So, ang ginastos ko dito ay nagpumasok ako sa medical na suspect na 825 pesos plus yung sa mga dokumento, notary public, 300 pesos ang ginastos ko gawa nun sa undertaking ng ebidensya saka doon sa ano pa ba yun, hindi ko na maalala yun sa filing ang case, yung dita yun. So dalawa yun, 150, 300. Okay? Tapos, hindi lang 10 copy ng dokumento ang tig-provide ko. 10 copy. And overall, sa puto copy lamang, ang ginastos ko ay tig-fix ko na lang sa 400 pesos. So, 400 pesos. Puto copy lang, guys, ha? Did you imagine? Meron na akong dalang puto copy nun sa 3 kopya ko na, kung hindi ko pa na-provide yun, siguro aabuti ng 500 pesos yung gastos sa puto copy, o hindi lang, more or 600 pesos. Dahil may dala na ako ng scan copy, na sampo-sampo, tatlong dokumento yon. So nakatawad ako ng 200 pesos, so kaya 400 pesos na lang yung ginastos ko. And overall, ang ginastos ko ay, yung may resibo lang ito, 1,525 para mabuo, para na-inquest yung tao. Plus, yung abala. Walang price po yung abala, priceless yun. Siguro, sabihin natin yung abala ay 1,000,000. Kasi, abala ng police, abala ng arresting officer, witness. Ay kung naulanan ka pa, di ba,
delikado, dilagnat ka, o di another 15 days quarantine yun, mas malaki. O sabihin natin, yung 15 days mo ay 40 mil, ay yung talent pin ng abogado. Kaya sabihin natin, 1 million yung abala. Yung, pero kung may angkapalit nun, kapirasong halaga na mapupunta doon sa court. Hindi po mapupunta yun sa complaint na. At pagkatapos nun, nakabil na, nakalabas na, hindi na ho yun magpapakita yung, hindi na yung babalik sa court yung chief letters na yun para mag-attend ng arraignment, para mag-attend ng hearing. Hindi na po yun a-attend. So ngayon, mayroon na may schedule na i-arraignment ako mo yan, pero wala naman yung suspect. Yung susunod nyo, yung arraignment. Eh, hindi naman ang kapakita yun. So mag-a-appear pa tayo doon. Another expenses na naman. So, yun po. Yun po ang cycle ng shoplifting procedure or theft. Dito sa amin, ha? Eh, yun po sa inyo. Pero malapit yan, hindi nagkakalayo yan. And nationwide. Kasi ito po talaga ang sistema natin. Huli, filing a case, kulong, inquest, pag na-inquest, bail, pag nag-bail, release, so back to pag nanakaw ang mga animal. Okay. So sana po natututo kayo dito sa video to kung paano, at lalong-lalo na sa mga security practitioner na maintindihan nyo yung procedure, na ganun talaga ang procedure natin ng court natin. Ang pagnanakaw ay bailable talaga. Kaya tuloy lang ang trabaho, tuloy lang ang huli para kumita yung gobyerno. So, thank you for watching. My name is Policia ko, at muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologists ay nasa presinto. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching, at ini-invite kitang mag-i-click ang notification bell at mag-subscribe kung gusto mo itong ating mga content. Thank you for watching. See you again in my next video.